Nagpasalamat ko. Hindi ako nag-iisip. Ha? Hindi ako nag-iisip. Hindi mo naisip yun. Ano yung boyfriend mo ba yung lalaki? Taga saan yung boyfriend mo? Sa Pilipinas din. Pero, ah, Sambales. Pero nakilala mo rito? Okay. Saan mo nakilala? Sa Balad po. Balad. Ah, sa Balad nung nag-day off ka? Tapos na-meet mo siya, tapos na nagdalaga ka ba may asawa sa Pilipinas? Hiwalay. Ah, hiwalay. Oh, kailan, bakit naman pinapasok mo sa loob ng kwarto? Di talagang madadali ka nun. Nakaramdam ba yung amo mo na nagpupunta yung lalaki doon? Hindi po. Yun lang po, once lang po. Tiyempo, no? So ngayon, naniniwala na talaga tayo na pag ang tiyempo talaga pumasok talaga. Ako, talaga. Tapos nahuli ka. Nasa hubuto ba nakahiga na kayong dalawa? Hindi po. Nakaupo pa lang po kami. Ay, sabi ng amo, nakaubad ka eh. Ako. Yung lalaki, nakaubad na rin. Hindi pa po. Hindi ka pa lang. Ang mali lang doon kasi, alam mo na dito ka sa Saudi, so bahay ng amo mo, mabuti, hindi ka pinakulong. Yun na lang ang ano doon, kasi kulong yan. Oh, yung lalaki, buti yung lalaki, hindi pinakulong. Oo nga po. Ano, hindi takot-takot yung lalaki. Nung nahuli siya. So, ano ang naramdaman mo nung nahuli ka? Natatakot po ako. Hanggang ngayon po, pag nakakaharap ko siya, nanginginig ako. Nanginginig ka? Anong oras ka nahuli? Umaga po. Umaga? Ano oras sa umaga? Mga alas 10 po, ganyan. Ibig sabihin, nakaramdam na sa iyo? Hindi po, parang may hinatid po siya eh. May daladala siyang ano eh. Bakit po kang suporto? Siguro, nahanapin din po ako, ganyan. Mabuti hindi ka sinaktan ng amo. Mabuti hindi nga sinaktan eh. Kasi yung nasa video nakita ko nung nahuli, napatapos mo ba yun? Opo. Hindi mo ba naisip yun na maaaring mangyari sa iyo? Oo nga po. Kaya nga po, takot-takot ako nung nakaharap ko sa sir. Oo. Katingin mo, ano pagkakamali mo doon? Pinapasok mo yung lalaki? Maling-mali po talaga. Kaya, yung makikita ko sir, nangingi akong story sa kanya. Kasi sarili ko na. Hindi na po ako sir magkatrabaho. Pero si sir, gusto niya akong magtrabaho pa sana. Oo, oh, kaso ikaw lang ito nagsabi. Ayoko na. Ikaw nang ayaw. Kasi nga naman po. Ayoko na kasi ito yung makikita ko na nangiginig ako. Dahil nga siya pinahuli ka. Pinaliwanag mo naman sa amo mo. Oo, oh, sinabi ko na ayoko na magtrabaho sa. Sabi niya, sige, atin doon ako sa agency. Dito nga. Kala ko sa pulis niya ako dadalhin nun. Nagmamakaawa ako sa kanya nung nakasabi ako sa kanya. Nagalit siya. Hindi siya kumikin po. Ayaw lang ako sa ating mag-asama. Mabalik pa yun. Nagmamakaawa ako sa kanya nung nasa sakin na kami. Sabi ko, sorry. Tumarin niyo na ako, sir. Sabi niya. Pero yung boyfriend sa nakatakas? Ano, pinawin siya. Gano'ng katagal siya na-hold sa ano? Nakaawa po siya doon. Tapos kinuha yung ikawa niya. Tapos binituran. Tapos sabi ni sir, stay here, Australia. Tapos sabi niya, anong pagka-picture ng ikama? Pinalabas na rin. Malaking lesson sa iyo yan. Ay, opo. Marami. Gano kay katagal ng boyfriend mo na yan? Katagal. Ang years na rin po kasi. May mga isang taon, dalawang taon. Years po, years. Binata naman siya? Opo. Sinseryoso ka naman niya? Kausap nga rin. Na parang na-trauma ka na ano ka. Paano mo napapasok yun sa loob ng bahay? May wala ba kayong family driver na ano? Wala bang kasama ng ibang amo mo doon kundi yung mag-asawa lang? Mayroon ba silang anak? Dalawa. Maliit pa? Tulog. Ay, tulog na ulit yun ha. Na, hindi ka namin kinocondemn o sinisisi sa nangyari kasi lahat naman tayo hindi naman perfecto. Nagkakamali naman tayo. Kaya lang, ang habol lang natin doon sana na magsilbing aral din sa iyan na pasalamat ka't hindi ka pinakulong. Dahil alam mo ba kung ano ang parusa sa kulong na ganyan? Ano mo kung anong kaso? Immorality. Alam mo, 1 year to 2 years yan. Depende yan sa gravity ng kaso mo. Na pwede kang makulong ng ano. Kung halimbawa yung kaso yung magalit na galit ng amo mo, pwede niya sabihin na ipakulong ka 2 taon dyan eh. May palo pa yun. Alam mo ba na meron ako na-encounter dito ma'am noon pa na 2013 na dinala ko kay Welop Marilic, nanganak, iniwanan ng boyfriend. Pagkatapos ng buntis, bilang na walang bula yung lalaki,
Tapos ngayon, sinolder ng babae yung pagbubuntis hanggang sa nanganak. Nahuli. Ngayon, ang sabi ng pulis, papanganakin muna. Tapos ikukulo, tapos papaluin ng 100 beses. 100 beses yun. Yun talaga lumabas sa TV, yun nilabas. Kaya lang marami pa rin talaga tayong kabayang pasaway. Kaya patuloy na nangyari yan. Katulad mo, isa ka sana na ngayon sa nakaranas ng ganyan. Ilang taong ka na? 31 po. Bata ka pa. O sige, basta buti binayaran ka naman. O kita mo, napakaswerte mo pa. Hindi na po ako mabing. Natatakot na rin ako. Natatakot ako. Kung sakaling meron kang gustong iparating sa mga kababayan natin, anong gusto mo iparating sa kanila? Yun nga, sana. Huwag nila ako tunaran. Napakahirap ng buhay din sa Saudi. Tapos nung ginawa mo pa na ano? Ginawa ko pa gano'n. Delikado pa. Delikado. Kasalanan, problema. Diba sa tita ko, hiyang-hiya ako. Nahiya ka sarili mo? Nang nangyari ko lang? At sa tita ko, napakarami ko ng utak sa kanya. Tapos nadagdaga ko pa. Sino tita mo? May tita ko rito. Hiyang-hiya ako sa kanya. Diba? Makakaraos ka rin. Pwede ka pang lumabas. Huwag mong sabihin ayaw mo na. Nasa stage ka lang ngayon na ikaw ay parang na-trauma ka sa nangyari. Pero alam kong may chance, no, makakabalik ka naman ito. Pero huwag mo nang ulitin. Wala namang problema kung mag-boyfriend ka dahil sabi mo nga hiwalay ka sa asawa. Wala namang maagrabyado. Pero huwag mong dadalhin doon sa bahay. Kung ano, kasi alam mo na delikado. Huwag ka rin magpagtagpo sa labas dahil mas lalo delikado. Dahil pag sa labas na nakahuli, patay na. Pangalan ko Bong, ha? Bong Taba. Ha? Sige, masalamat po.